kalatag. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos, purihin si Jesus, purihin ang Espiritu Santo. Glory to God, glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bueno, mga kapatid, magandang hapon po. Ito po ang inyong kapatid, Brother Marcel Malnes, on behalf of Brother Ting Arcadio, ang atin pong Edseba, na ngayon po'y minanonood po tayo, no? Magandang hapon sa'yo, Brother Ting, mahal ka ng Diyos, kapatid. Siguro kailangan lang na pahinga. Pahinga, no? Alam ko, yan ang kailangan. Siyempre, lahat po tayo, kailangan natin yan. Kaya po sa inyo po lahat, magandang hapon. Ganyan din po kay Sister Erly. Sister Erly, good afternoon po. At maging ang si Sister Jo Gonzales. Kapon na dito si Sister Jo, no? Ha? At lahat po dyan sa opisina, mga kapatid ko, magandang hapon po sa inyo. At lahat ng bumubuo nitong nanonood, nitong broadcast na ito, ang ating pong live stream broadcaster. At magandang hapon po sa inyong lahat. Lalo na po sa Singapore, somewhere in Japan, Italy, at saan-saan pa. Kasi marami na raw ang sumusubaybay ng programang ito. Kaya po, mapalad po tayo sa hapong ito. Meron po tayong sponsor po dito. Ito po yung binubuo ng 6 katao. Of course, pangunguna po ng kanilang coordinator, Sister Verio Chavez, Sister Katinza, Brother Andres Placid, Sister Zinaida de la Paz, Sister Evelyn Gomez, at Sister Simplicia Gibig. At mapalad po tayo sapagkat ito po ang mga magiging kasangkapan ng Panginoon na padadaluyin ang kanyang mensahe tungkol po sa ating programang ito. So sa inyo po lahat, mamaya po meron tayong vigil overnight. Sabi ko nga kanina, huwag tayong liliban dyan sapagkat ito ang pinakamabisa na panlaban natin. Vigil overnight mula ng alas 11 ng gabi hanggang alas 3 po ng madaling araw. Bagamat hindi niyo ako makakasama mamaya dahil sa ako po kasi sa Bulacan ng aking vigil, pero malapit-lapit na pag birthday ng ating head servant, dito lahat magbibigil overnight dito po sa mother unit. Parang alay na natin na sakripisyo yan, ano po. Kaya po maraming salamat po. Kahapon po meron po tayong paring nagmisa sa atin, Father Melvin Castro. At of course, sa first Sunday na buwan ng Hunyo, ang atin pong spiritual director, Bishop Ted Bacani. Happy listening po kung sakali. Hindi po ang ating pinakamamahal na Bishop Deogracia Sinyeges at ang ating pinakamamahal na pare founder ng Pachim, Father Leonardo Polinar at Brother Edgar Buglusa at lahat po ng mga Pachim priest na dito po sa Metro Manila. Happy listening po sa inyong lahat. Okay, mga kapatid, na ilang araw na lang, papasok na po tayo sa June. Tag-ulan na dito po sa atin eh. Di tayo nawawalan ng tubig. Ngayon lang may tubig. Siguro, yan ay kasama na doon sa biyaya ng Diyos. Di nga ba't maraming gumagaling yan pagka may katika-tika sa paa, inusong mo dyan. Maniwala ka lang, gumagaling po yan. Yung ang tiga-kabiti yung nanay ng abogado, aba, eh, gusto niya kargayin yung nanay niya. Sabi ng nanay, hindi, lulusong ko to. Imagine, 10 taon yata hindi gumaling-galing yung eksimang yon. Pero nung maniwala kayo mga kapatid, nung ilusong niya dyan sa tubig na yan, after mga 2-3 days, natuyo hanggang sa gumaling. Yan ang ano niyan, yan ang milagro nitong tubig dito sa may paho na yan. Sabi pa nga ni Bishop Bacani, pagtitingnan mo raw, dahil malalim ang tubig, high tide, parang walang tao, umakyat ka. Umaapaw pala. Umaapaw. Kaya purihin ang Panginoon, bahagi ng ating sakripisyo yan, mga kapatid ko. Yung tubig na yan. Okay, sa darating po na linggo, yan nga, magkakaroon tayo ng misa at nalalapit na ang ating anniversary. At ito po'y gaganapin sa may Lunita Grandstand. Okay na po yan, planchado na yan. Okay?
So, humanda po kayo dahil June po yan, ano? Pag niloob ng Diyos, uulanin tayo, tanggapin natin yan sapagkat nandoon ang blessing ng Panginoon. Pero ako tayo po'y naniniwala kapag kaya ni pagka nanalangin lang ang ating, ako subok ko na yan nung manalangin po ang ating head servant, abay may tendency umano na kayo, umambun na, pero purihin ang Panginoon. Kaya pa natutong sinasabi ng banal na kasulatan, ang mga taong matutuwid ay pinakikinggan ng Diyos ng buhay yung kanyang panalangin. Kaya po sa ating pong lahat, magtiwala po tayo mga kapatid na ang ating pong Diyos ay napakabuti at napakamahabagin. Okay. So, mamaya po, video number net. O pag tayo nagbibigil, yan po yung nakaano tayo. Live po tayo niyan. Sabi ko nga kanina, yung pampabiro ko lang, huwag kayo masyadong sa likuran. Kasi paborito yung sa likod eh. Bakit ka mo? Nakakaiglip. O ba, anong klaseng pagbibigil lang pag naiiglip ka? O kapatid, nakikita tayo ng Panginoon. O, nakikita tayo ng Panginoon. Sayang po yung oras na yan. Mula ng alas 11 hanggang alas 3 na madaling araw. Sayang yung mga sharing, lalo na po yung teaching ng ating head servant. At ilan pang mga mahalagang bagay. Huwag natin tutulugan si Lord. Sabi niya nga, sabi niya sa kanyang mga apostolis, di ba kayo pwedeng manatiling magpuyat na kahit isang oras lang? Pero dito mapalad po tayo mga kapatid, hindi lang po isang oras, apat na oras. Sipin niyo ha. Apat na oras at natatagalan natin yan. At anong ibinubunga? Abay, napakaganda po ng ibinubunga, mga kapatid. Okay? Nagkakaroon tayo ng katatagan. Tinutugon ng ating mga pangangailangan, yung ating mga petition. Kita niyo, mga kapatid, na kaya nga, kahapon niyang pari, hangang-hanga siya sa soldiers of Christ. Eh. Okay. Ito, meron po tayong announcement dito, no? Ang vigil, ito mamayang gabi ito siguro, no? Sabi rito, assignment, alas 10, imedya, rosary. Sumunod po tayo dito mga kapatid. Kasi pag hindi tayo susunod dito, ma-out of time tayo. Alam niyo ba kami sa Bulacan? Alas 3 pa lang, palabas na kami ng kapilya. Kasi namimintihin ko po doon, purihin ang Panginoon, namimintihin ko po ang oras doon. Then opening, Sister Ellie Santos. Sister Ellie, saan ka man naroon, kapatid? Ikaw po ang opening prayer. So be here. And then first reading po, Sister Virgie. Ah, si Sister Virgie talaga namang sunod-sunod ng biyaya nito. First reading, Sister Virgie Chavez. Ang gospel po, Sister Adela Piscasio. Okay? Ano ito? Sister Adela Piscasio, second anchor, Sister Aleli Salangit. Okay. Ang closing prayer siguro dito, Violeta Ramos. At yan po, ulitin ko po, ano, ang gaganap po mamaya, pakinggan po natin ito, ha, ang gaganap, alas 10:30, rosary. Gawin po natin yan, mga kapatid, matatama po tayo sa oras. And then opening prayer, Sister Eli Santos. First reading, Sister Virgie Chavez. Gospel, Sister Adela Piscasio. Ang second anchor, Sister Aleli Salangit. Closing, Violeta Ramos. Maraming salamat po. So, yan po ang mga gaganap mamaya. Alam mo, magpasalamat tayo pag tayo ay ginagamit tayo ng Panginoon ganyan. O, kamukha nito. Itong opening na ito, ikaw ang magbubukas. Ikaw magbubukas para makapasok, makapakinig ang lahat. What a great privilege na napakaganda po niyan. Ikaw mamumuno doon. Tapos susunod ngayon yung first reading. Aba, ganun din naman. Ikaw ang unang-unang babasa ng salita ng Diyos. Sa Ebanghelyo, ganun din. At yung mag-aangkor naman, kaya mahalaga lahat ito. Yung mag-aangkor, siya po ang mag-aangkor na tatawag, magpapakilala, mag-iimbita na mag-share, ganyan. At of course, ang closing naman, dun magtatapos. Kaya lahat po yan, mga mahalaga. Kaya po sa Bulacan, ginawa ko yan, mga kapatid. Ano? Pagdating ng ganyang oras, alas 10:30, rosary. Pagkatapos ng rosary, may matitira pa ilang minuto, relax.
pagpatak ng alas 11, start. Okay, start na yan. Di pagkatapos niyan, opening prayer, tapos niyan, papasok na yung ano sharing o first reading, something like that, first reading, and then papasok na yung ano yung gospel, at pagkatapos niyan ebanghelyo. Di pagkatapos ng ebanghelyo, nako, kuminsan may gitsandaan ako lang mag-isa humaharap doon eh. Dito siguro hindi ano doon, every Monday may pray over, at meron ka pang babasahin na lift up. Yan ang purun. So, pero sa pangalan ng Panginoon, nakakaya rin. Halimbawa, kung magkaroon naman yung mikisandaan, gaganunin mo yan, isa-isahin mo. Pero nakakatuwa lang, yung bang hindi mo mararamdaman ng pagod pagka nagampanan mo yan. Pagdating ng alas tres, bago mag-alas tres, palabas na po kami ng kapilyan yan. Papunta na kami sa highway. Ako naman naghihintay ng bus. So, napaganda po nang tayo ay on time. Kasi ang time na yan, eh nga si Kristo mayroong timetable eh. Ano yung timetable ni Kristo? Proper place, proper time, availability, power to proclaim the word of God. Pag nasunod mo yan, napakaganda po, meron kang power talaga para ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. Bueno, mga kapatid, marami po ito, no? Kaya po siguro sisimulan na natin. Dadako na po tayo sa pinakasentro ng ating programa ito, ang pagbasa ng mabuting balita. Aawit po tayo. Mabuting balita ay pakinggan po natin si Sister Virgie Chavez. Magandang hapon po sa ating Diyos na buhay, sa kabanal-banalang Espiritu, sa inyong lahat, sa listener ng DWAD, kay Brother Ting Arcadio, kay Sister Early at kay Brother Marcelo, at sa lahat po ng aming elder, Sister Cecil Maiko, kay Sister Lucia Hilarion, kay Brother Jess, kay Sister Baby, kay Sister Vivian Hayo, at sa lahat po ng listener ng DWAD. Magandang hapon po sa inyong lahat. Afternoon. Sumatinawa ang pag-ibig at pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Ang mabuting balita'y ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Kabanata 10, talata 17 hanggang 27. Ito po ang sinasabi. Ang lalaking mayaman. Nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha. Ang pinagbilhan at pagkakaroon at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagtapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis, sapagkat siya ay napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanya mga alagad, "Napakahirap
mapabilang ang mayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalig na ito. Muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysang pasakop sa paghahari ng Diyos. Ang isang mayaman, lalong nagtaka ang mga alagad. Kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy sino ang maliligtas? Tinitigan ni sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Purihin ang Diyos na buhay. Glory to God, glory to you, Jesus. Okay, so napakinggan po natin napaganda ng ebanghelyo ng ating Panginoon. At para po natin maunawaan, mga kapatid, ibabalik ko sa inyo muli si Sister Virgie Chavez para rin sa pagpapaliwanag na kanyang binasang mabuting balita, Sister Virgie. Ang ating pong ebanghelyo ay patungkol po sa mayaman. Ito po'y napakahirap nga kung tayo ay mayaman. Ngunit hindi naman po dapat tayong mangamba dahil ang kayamanan ay kailangan naman po natin. Ngunit ito po para sa mga Hudyo nung panahon ni Jesus, pinaliliwanag niya na mahirap maunawaan ang sinabi ni Jesus dahil naniwala sila na pagpapala ng Diyos ang kayamanan. Samantalang sumpa naman daw ang karukhaan, pero nilino ni Jesus ang kanilang paniniwala na pantay-pantay ang pagpapalang itinatanggap ng tao, na tayong lahat ay mayamang tinataglay, hindi lang sa material, kundi sa espiritual na tinataglay natin, ang ugnayan natin sa ating kapwa. At mismo nating buong pagkatao, no, isang banda na ito ang tinuro sa atin ng Panginoong Jesus na napakahirap ang maging mayaman, no? Kung tayo po ay nananatili sa ating yaman. Kaya nga po, dito sa ating ebanghelyo, tiningnan ni Jesus ang mayamang binata, no? Dito po, sabi naman ni Jesus, walang imposible, no? Kundi ang makakapagbago, kung tayo nananalig, tayo rin po ay mayaman, lalong-lalo na sa pag-ibig na idinudulot sa atin ng ating Panginoon. Dahil, sabi nga po, kung umiibig tayo sa ating kapwa, yun po ay yung kayamanan na ibinibigay sa atin para makamit natin yung buhay na walang hanggan. Ang pakikipagkapwa-tao nang lumisan po si Jesus, katulad kahapon, sa ating Pentecost, iniwanan niya po tayo ng Holy Spirit na gumagabay, pumapatnubay sa bawat isa sa atin. Kaya sabi nga po, bago tayo umalis, hingiin po natin ang basbas, magdasal po tayo ng
yung Holy Spirit, hingin po natin na tayo po'y lukuban sa lahat ng ating gagawin sa buong maghapon. Kaya po yung ibinigay sa ating dasal ng ating head servant na total consecration, doon po talaga pong hihingiin natin yun para po tayo'y patuloy na gagabayan at papatnubayan ng ating banal na Espiritu na iniwan ng Panginoong Jesus nang siya po'y umakyat na sa langit 2,000 years ago. Kaya po, sa ating patuloy na gumaganap tayo sa ating gawain, maraming salamat sa paggabay at patnubay ng ating head servant na napabilang po ako dito sa kawan ng Soldiers of Christ. Kaya marami pong binago sa aming buhay, sa aking pamilya, at sa kalakasan ng aking brother husband. Binabati ko rin po ang aking pamilya, si Tony Chavez. Pa, kamusta ka na? At sa aking mga anak at apo, kamusta rin kayo dyan? At nawa, sa grupo po namin dito sa Pasig Line, sa lahat ng aking hinayuan, mula po sa Taguig, Makati, Manila, San Andres, Paco, Fabie, Santa Ana, at lahat po, binabati ko kayo. Mahal po kayo ng Panginoon. Ilan po at magandang hapon sa inyong lahat. Glory to God, glory to Jesus. Okay, maraming salamat sa iyo, Sister Virgin. Diyan ka pala, bago ko makalimutan na ano, yung ating TV program tuwing Sabado po, no? Huwag po natin kaliligtaan niya. Alam niyo sa Bulacan, yung mga nanonood doon, na yung bang may faith, maraming gumagaling doon sa Bulacan. Kasi kitang-kita nila kung yung mga sharing at yung teaching ng ating head servant. Kaya po, napakahalaga po yan. Biro mo ha, manonood ka lang, gagaling ka. Anong gusto mo? Pupunta ka pa sa hospital, nagagastos ka, di manonood ka na lang dyan. Wala kang kagastos ka, so panuurin mo lang, kamukha nung isa. O, hindi nakakapagsalita. Eh, sabi niya, dyan ka lang. Sabi ng babae. Abay, pagbalik ng babae, nakakapagsalita na yung lalaki. Ipisipin mo ngayon, napakabuti ng Panginoon. Kaya po, huwag natin kaligtan yan, okay? Ibibigay ko sa inyo si Sister Tisca Tenza. Magandang hapon po sa Diyos na buhay, kay Mama Mary, sa Banal na Espiritu, kay Brother Ting, magandang hapon, kay Brother Marcelo, magandang hapon, sa lahat po ng nakikinig ng SOC, magandang hapon sa inyong lahat. Isa lang pong masasabi ko, yung dito po sa Ebanghelyo, parang katulad din po sa akin to, nung ako'y wala pa sa gawain ng SOC, galaw pa na sanlibutan, na para bang hindi ko mabigay kay Lord na yung pag meron ka hindi mo maibigay sa kanya ng buong-buo, kahit sa mga dukha na kahit meron ako hindi ko mabigay, kasi parang napakadamot mo, parang ganoon, na kailangan ikaw lang meron, yung hindi ka marunong magbigay sa kapwa mo, yung parang ganoon. Tapos yung hindi ka rin magbigay, hindi mo rin binibigay kay Lord yung para sa kanya, yung wala pa ako sa gawain ng SOC. Ngayon dito ko natutunan halos lahat ng magbigay, magpakumbaba, lahat ng gawain ni Lord, na lahat natututunan mo pag nandito ka na sa gawain na to. Tapos dito din po, kaya po ako napapunta dito, kasi hindi po ako sa aking kasakitan dahil meron po akong bato sa apdo. Pero nung nag-God-sealing ako, nag-fasting ako, naniniwala ako na pinagaling na ako ni Lord, kasi maniwala ka lang sa Kanya, manalig manampalataya ng bukal sa loob mo. Amen. Gagaling ka talaga, talagang ibibigay sa iyo ni Lord lahat-lahat. Kaya dati ako nasa galaw ng sanlibutan, ngayon hindi na, nasa galaw na ako ni Lord, na alam ko talaga lahat na ng gawain ay inaano ko na kay Lord. Lahat ng problema, lahat ng pagsubok, si Lord na bahala. Kasi dati, Brother Marcelo, pag may problema ako, may ano, galaw ng sanlibutan, inaano ko eh. Umiinom ako, tapos pag may problema sa pera, lahat inaano ko sa tao, sa ano, sanlibutan. Pero ngayon, pag wala lahat, pag may problema, pagsubo, kay Lord lang, si Lord na bahala sa'yo, si Lord gagalaw para sa'yo. Amen. Okay, siguro dati, sister, yung bang
tipid ka pagka naglahuhulog ka doon sa ano. Opo. Lima, mga love offering, tipid na tipid ka. Siyempre, iniisip mo, paano na lang, yung bang mga ganun. So, dito, ang gusto dito siguro itong ebanghelyo natin, detachment. I-detach natin. Hindi naman nangangahulugan na hindi natin kailangan yung kayamanan, yung pera, whatsoever. Kailangan natin yun. Pero ang gusto ng Panginoon, huwag tayong dumipindi dun sa mga material na bagay yan. Buhay na mga kapatid, mapalad po tayo. Meron po tayong kapatid dito na traffic enforcer. Tama ba ako? Aba, sigurado ito, magaling itong kanyang distribution. Kung paano ba yung pag nagsinya siya dun sa kabila. Ano ba yan? May favoritism ba yan? Dahil kaya pinagugo ka agad eh. Ha? Kasi meron mga nagaganap, palagay ko hindi. Dahil narito po ang ating kapatid, pakinggan po natin, si Brother Andres Placido. Placido po. Placido. Kaya po, magandang una po sa atin, magandang hapon po sa ating head servant, si Brother Ting Arcadio, at gayon din po kay Brother Marcelo. Ako po ay naririto kaya sinikayat po kasi gawa po ng aking anak ay may sakit na cancer sa ano sa skin cancer. Ngayon po nakiusap po ako sa dati kasamahan ko sa traffic na nagkataon na kilala niya po yung ano po sa kay si Brother Bernard na puno po ng ano namin ng Nazareno. Ngayon sabi ko po, pakiusap ko na pwede bang iakyat mo sa akin ang mana senior upang sa gayon maidayin ko sa kanya ang aking mga problema. Ngayon po hindi naman po nagkano inano po sa akin si mana senior. At pagkatapos po nung bumaba po ang mana senior, yun po hinakayat na po ako ni Brother Bernard dito na umakyat sa Soldier of Christ sa Paho, hanggang sa akyatan po ako ng Mama Mary na tinanggap ko po at pinakiusap ko po ng 2 linggo kasi yung anak ko po nga ay merong skin cancer na pinakikiusap ko na gumaling. Ngayon po sawa po naman ng Diyos kasi yung pong anak ko nakaano po ng baka makarating po ng Canada kasi nag-apply po siya ng ano ng na magkapagtrabaho sa Canada kasama po ng ibang anak ko na si Cherry Ann at saka si Carmina. Ngayon po hinihingi ko po at special pasasalamat sa akin sa mga nagikayat po sa akin dito nagikayat po sa akin na makarating dito sa Paho. Ngayon po nung nagkaroon po ng blessing yung po anak ko na si James Arboro pinapirma na po sa kontrata ng kanyang pong ano employer. Alin din ba 'yan? Alin din may cancer yung James Alvaro po. Yung unang papunta ano, pumirma na. Pero niya mga kapatid. Hinihingi ko po sa Mama Mary na ano at ngayon po nung ako na po na nagkaroon ng problema kasi sa aking pong trabaho kasi alam niyo naman po medyo may edad na po ako. Okay. Sabi sa akin nung naking epe, pahinga ka muna, tatanggalin ka na muna. Ngayon nung ako po nagtampo sa sabi ko, Mama Mary, sana wala ka na, bumaba na po sa akin ng Mama Mary. Sabi ko, Mama Mary, kung kailan wala ka, tsaka inilabas ang ano na akin wala na ano na tumitigil ako sa trabaho. Kasi kung alis po ako sa trabaho, isang malaking ano po sa akin, nanghihina po ako sa bahay. Ngayon po nung inilangin ko po kay Mama Mary, kahit nawala siya, kinabukasan sinabi sa akin, bumalik ako sa trabaho. Amen! Na akin Mama Mary. Amen! Kaya po, andito po ako, taos puso, nagpapasalamat kay Mama Mary at saka sa kay Brother Jess. Matanong ko lang, saan ba ang location mo kung sakali? Sa Mabini po. Mabini? Mabini. Pablo Campo ng
Eh kasi baka kung minsan makita mo yung sasakyan ng Jesus doon eh. Po, isa na po ako sa ISOC. Opo. Kaya po. Eh, tayo naman sumusunod tayo sa batas trapiko. Ilang ka sumunod tayo. Opo. Kaya ako anong pina-implementasyon, sumunod tayo. Opo. Eh, yun nga lang, kung minsan kasi may mga, ano, huwag naman magagalit sa akin. Ako naman nakita, ako naman napansin, ako naman makikita ko naman sa mukha mo talagang patas ka, parehas. Kaso lang, may mga iba. Ha? May mga iba, hindi naman lahat mga mangilang-ilang lang siguro. Yung bang kinakailangan, lalo kung may mga emergency, yung mga pangailangan, yung mga, shhh, kirito, ganun ka. Sito mo, yung bang mga ganun? Huwag naman po. Okay, okay po. So, yan po si Brother Andres Placido. Okay? Siya po ay may mga anak na may cancer victim, pero sa kabila nun, yan pala ay pumirma ng kontrata, ibig sabihin nun, okay na po siya. Kaya yan po, ganun po kumilos ang Panginoon na pus to the intercession of the Blessed Virgin Mary. Basta po ilagay lang natin sarili natin sa tama at wastong pananampalataya. Naroon po ang ating mahal na ina. Kaya siguro, brother, ilang linggo ka na pa akyat-akyat dito? Doon December pa po ako. Ah, December pa ba? Okay na, no? O baka gusto mo mag-fasting, kalalakihan na susunod, dyan lang sa Antipulo. Okay. Okay, maraming salamat sa iyo. Pakinggan natin si Sister Zinaida de la Paz. Sister Zinaida de la Paz, kumusta po kayo? Magandang hapon po sa Banal na Espiritu, sa Holy Spirit, at kay Mama Mary, at sa ating buting head servant, kay Brother Ting Arcadio, at sa kanyang sister wife Early. At sa kay Brother Marcelo, magandang hapon po. At magandang sa aking mga kapatiran, magandang hapon po. Magandang hapon din po sa mga nakasama ko sa Batch 51. Ang is-share ko lang po sa inyo, nung nag-attend po ako ng 3 days fasting, hindi ko po inaasahan na makakayanan ko yung 3 days fasting na yun. Dahil walang kain. Oo, oh, yun pong walang kain. Kasi po sa bahay, pag hindi ako makakain ng isang ano lang, sumasakit po yung sentido ko at nangangatog ako sa gutom. Mm-hmm. Kaya sabi ko, bago po ako pumasok doon, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Kaya yun pong gusto kong i-share sa mga hindi pa nagpa-fasting na pagka itinaas mo pala kay Lord lahat, wala tayong hindi makakayanan. Amen. Sister, makahiling niya baka na may na-vision po kayo? Nakita ko lang po yung mukha ni Jesus. Ba, malaking bagay yan, sister. Malaking bagay yan. Totoo lang. Hindi lahat binibigyan ng vision. Ay, mapapalad yung mga na pinagpapakita ng ganyan, lalo ang ating Panginoon, yung masuswerte po yan, sapagkat doon mo marirealize ano ka nga ba sa paningin ng Panginoon. Sige po. Nga po. Tapos eh, napakasaya, sabi ko nga po sa mga kasamahan ko, mag 3 days fasting na sila dahil para silang nagbakasyon ng 3 days, so wala kang isipin kundi siya lang. Yun lang, sabi ko nga eh. Sabi ko, hindi mababayaran. Kahit pa sabi mo nagbayad ka sa ano, hindi po mababayaran yung saya. Para po kayo magkakapatid lahat doon sa 151 po kami, pero amen. Magkakapatid lahat doon. Napakasaya po. At saka kaya po ako napunta rito, dahil po, hindi ko po alam kung ano, marami po kasi ako natutunan dito. Dati po, simbabahay lang ako, wala po akong alam. Pero magmula po nung umaten ako dito, dito ko po lahat natutunan, pati po ang pag-iika po. Amen. Oh, sister, sa karanasan mo, sa fasting na yun, ano naman ang maibibigay mo na covenant? Ano, paano ka naman makikipag-covenant sa Panginoon? Ang covenant ko po kay Lord, sabi ko, hindi po ako titigil ng pag-attend dito sa may paho. Amen. Lalo pag-araw ng linggo, no? Opo. Opo. Parang nga pong pag-araw ng linggo, parang may kasalanan ako pag hindi po ako umaten dito. Totoo yan. Totoo. Pag hindi ka umaten, totoo parang yan. Parang napakalaki pong ano, konsensya po sa akin pag hindi po ako dumadalo dito sa gawain. Opo. Yun lang po ang ano, doon sa mga hindi pa po nagpa-fasting, fasting na kayo. Dahil napakasarap po mag-attend sa fasting. Amen. Okay, napakinggan niyo mga kapatid, bawal sa kanya magutom. Pero doon sa 3 araw, siguro ba ako baka humihingi pa?
umiikulang pa yata, bitin eh. Yan po, mga kapatid, yan, ganun pag kumilos ang Espiritu Santo dun sa fasting area. Okay? Siguro pakinggan naman natin si Sister Evelyn Gomez. Magandang hapon po sa mga kapatiran natin. At unang-una po, magandang hapon sa ating Diyos na buhay, kay Mama Mary, at sa Banal na Espiritu Santo, at kay Brother Ting Arcadio na ating head servant, at sa kanyang sister wife na si Early Arcadio. At sa inyo po, Brother Marcelo, magandang hapon po. At magandang hapon din po sa aming coordinator na si Sister Virgie Chavez, at saka sa ibang aming elders na si Sister Narsing at saka si Sister Pising. Magandang hapon po sa mga kapatiran natin sa Soldiers of Christ, at sa inyo pong lahat na nakikinig dito sa Radio Veritas at DWAD. Ako po si Evelyn Gomez na nagpupuri sa inyong lahat sa aking kagalingan, dahil unang-una po, nung nakitan po ako ng Mama Mary nung buwan ng September, hindi pa po ako umaten dito sa Soldiers of Christ. Nakailang linggo pa po sila na hinihikayat po ako na umaten dito sa Mother Unit. Buwan ng October na po nung umakit kaming mag-asawa. Pero bago po ako umakit dito sa Mother Unit po, meron na po akong bukol dito sa may kaliwang baba ng suso ko, na hindi ko naman po hinihiling sa ating Panginoong Diyos na pagalingin ako, kundi ang lagi kong hinihiling pag umakit ako dito sa Mother Unit ay ang kagalingan at kaunlaran ng kabuhayan ng aking tatlong anak at ang kanyang mga pamilya, ganun na din ang aking mga kapatid. Yun po ang lagi kong hinihiling sa Panginoong Diyos. Hindi ko po kahit kailan ipinagdasal ang aking kagalingan, pero dahil sa ginagawa sa amin ni Brother Ting na tumatalon po ng tatlong beses at sinisigaw po namin ng Jesus is the King, Jesus my Lord, and Jesus is my own. Tapos tumatalon po kami, napakasarap po ng aking pakiramdam lagi tuwing ginaganon po kami ng aming head servant sa si Brother Ting. Talagang nakakaramdam po ako ng kagalingan sa aking kaluluwa po. Tapos nito lang last week po, dinama ko yung aking dede. Sabi ko sa aking brother husband, biglang nawala yung aking bukol sa dede po, na minsan kumikirot po talaga yon. Pero ngayon po, talagang nawala at talagang pinagpapala ako ni Panginoong natin. Yan po ang talagang ipagpupuri ko po, at magandang hapon pong muli sa lahat. Alam mo, sister, ito yun, ano, sinabi mo, no, nawala. Hindi mo naman hiling, hindi mo naman pinamanalangin. Hindi po. Pero may sinasabi po doon, doon po sa Matthew 6:33, pag sumakit ang ninyong pagharian kayo ng Diyos. Ibig sabihin nun, ilalagay mo number one ng Panginoon sa buhay mo sa araw-araw. At yung kahilingan mo, alam ng Diyos yun, kailangan mo yun, nang dahil sa inuuna mo siya, kaya naman ngayon, biglang nawala. Yan ang kasagutan ng Panginoon. Opo nga po, hindi po ako nag-umpisa sa araw ko na hindi po talaga ako nagro-rosary. Magmula yes. Ako na umakit ako dito sa Mother Unit. Opo, yung 3 o'clock na madaling araw? Hindi po, pagkagising po sa umaga. Pero ginagawa ko din po yung 3 a.m. ko. Yan ang mahalaga po ngayon po. Opo. Diman na diman po yan, kapatid. No? Okay, opo. Maraming salamat po kay Sister Evelyn Gomez. Maraming salamat. Pakinggan po natin si Sister Simplicia Gibig. Magandang hapon po sa ating Diyos na buhay, kay Mama Mary, sa Banal na Espiritu Santo, at sa ating butihing head servant. Magandang hapon po, Brother Ting, at angad po namin ang iyong paggaling at patuloy na kalakasan, kay Sister Early at sa aming elder na naririto ngayon, kasama namin si Brother Marcelo. Magandang hapon po. At magandang hapon din po sa lahat ng aming mga hinahayuan. Magandang hapon po sa lahat ng aming hayo, kay Sister Narsing. Magandang hapon po kay Brother Nato. Magandang hapon po at sa aming bahay po. Magandang hapon sa inyong lahat, sa aking mga apo at saka sa aking mga anak. Ang akin din pong ipagpupuri, ito po ay naganap nung ako po ay
3 days fasting din po ng mga elders, disciples at mga coordinator po na kasama po ako. March po yun. Opo. Nung ako po ay unang araw pa lang ang idinudulog ko po sa Panginoon, tatlo lang po ang sabi ko, Lord, ito ang daladala kong baon na ihihingi ko sa iyo. Ang kagalingan po ng aking apo na mayroon pong loss-loss, kaligtasan ng aking anak na nasa Bahrain, at yung pong isa, yun po ang aking pinakaaasam na mawala, yun pong pagiging lasinggo ng aking anak na binata. Yun po ang aking laging ipinagpe-pray kay Lord sa mga prayer request. At kapag po nagpapa-pray over ako kay Lord, yun din po ang aking hinihiling, hindi rin po para sa sarili ko. Amen. So, kumusta ngayon siya? Ano po, pinagkaloob po ni Lord nung ako po ay nasa 3 days fasting, pangatlong araw po, nung pong mga alauna na, araw ng Miyerkules, may natanggap po akong text sa pamamagitan po ng aming coordinator, Sister Bergie. Siya po ang may cellphone. Sabi po sa text, yun daw pong anak ko isinugod sa ospital at sumusukan ng dugo. Wala po akong naramdaman na takot, pangamba o ano pa man. Kasi ang nasa isip ko po, kapiling ko si Lord. Amen. Bahala ang Panginoon sa aking anak. Pinagdasal ko lang po na ipagkalooban siya ng doktor na titingin sa kanya at mga nurses. Pero sabi ko, Lord, ito na ba ang kasagutan sa kahilingan ko? Pero sabi ko sa Panginoon, laging may karugtong. Sabi ko, Lord, kung wag mo naman po itulot na magkasakit mo na siya bago mo paalisin siya sa pagiging lasinggo. Pero hindi po pala ganun ang nasusunod. Ang kalooban po pala ng Panginoon ang talagang nasusunod, hindi ang kalooban ng tao. E, kumusta siya? Ano na po siya, mataas pa rin po lagi ang dugo niya. Umiinom pa? Hindi na po. Pray na yung Diyos, wake up call. Yun po, kaya sabi ko kay Lord, maraming salamat. Maski sa pamamagitan ng kasakitan, ipinagkaloob rin niya dahil yun doon po ang naging daan para hindi na siya uminom ng alak. Pero sana kung may akyat niyo dito. Ayun po, mahirap po kasing, pero hindi ko po siya inaayos. Nakakalakad naman ba siya? Opo, okay lang po. Talaga, normal na normal po siya. Yun lang po ang pinagkaloob sa kanya. Yun lang pong tumaas ang kanyang dugo. Pero sabi po ng mga doktor, mabuti daw po at isinuka. Dahil kung hindi daw po, akyat sa kanyang ulo at magiging comatose siya. Amen. Pero hindi po niloob ni Lord dahil ng mga oras na yon, nasa fasting po ako. At, opo, opo. Yun lang po at magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. So mga kapatid, napakinggan po ninyo. Kasi napakabisa po ang kahilingan ng isang ina. Tandaan po natin yan. Ay kung si Kristo nga, yung kahilingan ng kanya niya, wala siya nagawa, kundi sumunod. Kaya mapapalad po yung mga may nanay pa. Okay? Yung mga may nanay pa, huwag niyong babaliwalay mga anak. Yung inyong nanay, eh kailan pa tayo mag-aalay ng bulaklak? Pagka nasa ataulo na, ay hindi niya na maaamoy yun. Kaya ngayon po lang, tuwing may kaarawan, ibigay po natin sa kanya ang the best. Kasi pag iginalang natin, sinasabi dun sa ano kanina, no? Igalang mo ang iyong mga magulang, ama't ina. Pag yan ginawa mo, iginalang mo na rin, irenespeto mo na rin ang Diyos na buhay. Kaya po, wala na po tayong sapat na oras, mga kapatid. Dito po sa anim na ito, napakinggan po natin na napaganda po ng kanilang mga pagpapayag ng kanilang mga sharing. Sa mga nag-fasting, sa pamamagitan ng fasting, kahit na ospital na yung anak, bahala si Lord at nangyari rin naman at siguro darating ang panahon baka hindi na nga iinom subalit yung kanyang daladalang kasakitan ngayon high blood ba? Ano na yun pagka iakyat lang ninyo dito ng tatlong beses tinampo ninyo. Okay, so mga kapatid, dadako na po tayo sa healing on the air. I need you.
kapangyarihan sa lahat, Diyos na buhay. Panginoon, maraming maraming salamat po, Lord, sa mga anak mo na ginamit mo sa hapong ito, Lord, at iba't ibang karanasan, Panginoon. Maraming maraming salamat po at halos lahat, kasakitan, karamdaman. At yun lang pala ang Panginoon, ang susi. Kailangan lang sumunod kami, gumanap ng iyong kalooban. Pagkat sa sandaling kami gaganap ng iyong kalooban, wala nang magagawa ang kasakitan at karamdaman. Maging si Satanas, wala na rin magagawa. Kaya amang makapangyarihan sa lahat, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus na wala hanggang kaliwanagan. Sa mga sandaling ito, Lord, itinatas ko po sa Lord, mga ginamit mo sa hapong ito, sina Sister Virgie Chavez, sampu ng kanyang pamilya, huwag na huwag mo pong pababayaan, Panginoon, pagpalain mo po, at yun yung Sister Tess Katinsa, ingatan mo, Lord, ang kanyang sambahayan. Of course, Lord, ang mga kapatid na the only one na narito ngayon, ngayon lang ako nakaranas ng ganito, yung mga traffic enforcer na narito, nagpatutuo kung paano kumilos ang Panginoon, si Brother Andres Placido. At nawa, Panginoon, yung kanyang kahilingan. Ngayon po, naglilingkod siya. Hindi lang po, sa kanupaman, siya ay lingkod din na tinatawag na civic action. At above all, Lord, ikaw ang kanyang pinaglilingkuran. At ngayon pa lang, tinatanggap niya na mga biyaya at pagpapala. Nawa, hindi lang po traffic enforcer, kundi maging mga kapulisan. Pwede po dito magpatutuo in the name of Jesus of Nazareth. Kaya ni Lord, si Sister Zinaida de La Paz, at Sister Evelyn Gomez, at of course, si Sister Simplicia Gibig. At Lord, lahat ng ito, Panginoon, na ginamit mo sa hapong ito, ito lang naman ang may bibigay namin sa iyo, Lord, ang mag-share, magpatutuo na kung paano ka kuminos sa aming buhay. At maraming maraming salamat at more blessing pa, Panginoon, ibibigay mo pagkakaloob mo sa kanila. At ngayon po, Panginoon, sa mga sandaling ito, Lord, yan, sapagat naniniwala kami na hindi na kailanman magkakaroon pa ng kapangyarihan ang galaw ng kadiliman si Satanas. At sinasabi nga, pwedeng-pwedeng kapusin si Satanas at iugos doon sa pinakamalalim ng pusod ng karagatan. Satanas, wala ka ng karapatan at kapangyarihan. Kung kaya, itinatapon ka namin doon sa kalaliman ng karagatan. Pagkat kami ay pag-aari na ng Diyos na buhay. Panginoon, itinataas ko po sa iyo ang RHB, Panginoon. Nawawag na pong muling mabuhay pa ito. Magos, Lord, malabusaw na ang lahat ng ito, mga nagpaplano, Panginoon. Baguhin mo ang kanilang isipan sa pagkat ito'y walang idudulot na kabutihan. In the name of Jesus of Nazareth, manapa, lahat ng naging kaakibat dito, lahat po ng mga sumasang-ayon dito, maging pro-life na po lahat. Kaya, Panginoon, narito ang aming paninindigan at hindi kami titigil habang may masasabi kami, habang may kakapitan kami na at yan ay ang salita ng Diyos, gagawin namin, Panginoon. Ngayon din po ang aming head servant, Brother Alberto Ting Arcadio, at ang kanyang may bahay, Erlinda Arcadio. Panginoon, bigyan mo siya ng ganap na kapahingahan, Panginoon. Bigyan mo siya ng ibayong lakas. Tinasabi ko nga, Lord, sound mind and sound health, Lord. Lalong-lalo na mamaya, gagamitin mo na naman, Panginoon. Tawa po, Lord God, in the name of Jesus of Nazareth, ibigay mo sa kanya, Lord, ang mas malakas na paninindigan, sapagkat ikaw lamang, Lord, ang kanyang pagsisilbihan at wala nang iba. Itinataas ko rin, Lord, Sister Carol Tan, ang kanyang pamilya, John James Sulapko. Ngayon din po si Elibelianca, Baby Maniflor, Neil Dadanti and family, Alice Samson and family, Dio Gracias family, sina Sister Lucy, John Sulapko, at Arlene Inyeres. Itinataas ko rin sa iyo, Lord, ang buong Timahong family. At yan din si Melanie Said, A.D. Elenebias and family. Karoon din, Panginoon, si Fermin Morano, Gaudinsia, Melody, Ana Rose Chelsea. At yan din, Panginoon, si Sister Bonnie at ang kanyang buong sambahayan, sina Vanessa, sa Brother Mark Anthony, yan din po si Betty Feliciano, Luis Agatsalian, Ruby Magtuto, Ricardo Nicdao and Celia Nicdao. Lord, ikaw nakakaalam niyan, Panginoon. Alam kong kailangan mo siya in the name of Jesus. Hindi po, Panginoon, si Lita Mulano at si Abigail.
In the name of Jesus of Nazareth, ngayon po ipuin mo, Lord, si Sister Lita Mulano na hindi po medyo wala po sa kondisyon ng kanyang katawan. Pero pag inipo, Panginoon, in Jesus' name, siya po ay magkakaroon ng kalakasan. Ngayon po si Matt San Juan and family, Los De Leon and family, John Jimena and family, Joey Velasco and family, Grace Joy Velasco, Delia Hammeronard, alisin mo na sa kanya yung kanyang nararamdaman in the name of Jesus of Nazareth. Ngayon din po si Rose Albacino, Perlita Angog, Ria Rico, Ano Ortigera, Ginny Lapera, only Alice Peña and family. Ngayon din po si Jose Garcia and family. Ngayon din, Panginoon, si Milagros Ventura at Maria Victoria Evangelista. Panginoon, hanggang ngayon naglilingkod po sila, Panginoon. Bagamat meron pa silang daladala at ito'y pagagalingin mo, ibibigay mo sa kanila ang ganap na kagalingan. Ngayon din, Panginoon, si Jojo de Jesus and family at lahat ng Bulacan Boys and Bulacan Girls, Lord, naging gamit at kasangkapan mo sila. Tinataas ko rin sa iyo, Lord, si Sister Alice, Jane, John, Leno, Grace Brisbane, Arkiel, Miguel Malnes. At Panginoon, sa mga sandaling ito, ipuin mo po si Maricil na meron po siyang nararamdaman sa kanya sikmura. Lord, in the name of Jesus, ikaw, masamang espiritu ng pananakit ng sikmura, lumayas ka sa katawan ng anak ng Diyos na buhay dyan. Hindi po, si Ronald ang kanyang kabiyak, ingatan mo siya, Panginoon, bilang ama at haligin ng tahanan. And of course, Lord, si RJ and Rochelle, Pauline, Rigacho at Rigacho family, lalong-lalo na po si Sister Panchang, Panginoon, ipuin mo, Lord, ang kanyang sugat. At si Angelica Rosadia, Panginoon, nawa, Lord, huwag mo, Lord, na paglaruan pananggalaw ng kadiliman. Itinataas ko rin sa iyo ang Golden Chronicle Publishing at ganyan din, Panginoon, A.D. Evamen, Alvin Clarice Laurel Rivera family. Itinataas ko rin sa iyo Pesuelo family, Roland Sebelia at ang kanyang sambayan at ganyan din si Rodwell Padiha sa kanilang kaisa-isang anak, si RJ at ang kanyang may bahay, si Joy. Tinataas ko sa iyo si Ninita Samson, Anita Cantuna, aning taglilawan family. Ni Daloxin and family at ang kanyang anak na kukuha ng for the second time bilang isang nurse na wa. Lord, tulungan mo, Panginoon, in Jesus' name. Tinataas ko rin sa iyo si Nita San Juan, Hannah Faye de Dairon, at si Princess William Dante, Ray and Anna Limbas. Itinataas ko rin sa iyo, Lord, si Rachel Lanzarote, at si Ralph Nicole Ricanya, Jan Paulo Odeber, Cristina Mejia, Roberto Gallardo, Alexander Odeber, Joan Chris Odeber, Francisco Torres and family, Elisa Pisado, Nicole Francisco, Francis Maniflor, Irene Viray, at yan din si Mejia Dula, Lord, yan din Jesus name, at ang Obito Tinumpit and family, ang kanyang anak, na Sister Kati Tinumpit na ngayon po ay kasalukuyan nanonood. In the name of Jesus, and si Adrian Polgueras, si Ernesto Polgueras, at of course, Lord, ang iyong paring si Father Dante de la Cruz, ang pari ng Solano Cagayan. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, si Rebecca Luz, Dr. Valentin Lim, si Irene Francisco, Divina Gracia Claudio, cancer victim, at nawalo, dipuin mo ang area ng kung saan yung sa kanyang katawan, Lord God. At tinataas ko rin sa iyo, si Laniela Cabayana, at si Renard Arius, Raynan Noah, Rayo Gabriela Palinis, at of course, si Lydia Pedlaon Acedera. Lord, ibaba mo na po ang kanya. At more names to come up in the name of Jesus. Glory to God, glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, tuloy po namin tinataas yung aming mga live stream viewers. Sina Shirley Yap, Rowena Tan, Carmela Romera, Elisa Nicolas, Lani Arthur, Marian Leonardo, Jane Malnes, Rona Talavera, and Lorna Cantero. Panginoon, sa patuloy nilang panonood, patuloy mo po silang basbasan at ipagkaloob sa kanilang mga kahilingan. For complete healing and deliverance, Jose Tenco, Zenaida Calakday, Robert Navara, James Alvaro, Jerry Ann Aniv Carmina, J.R. Maginang, Naoki Osaku, John Paul Tenefrancia, Lord, na kumatos ngayon, Panginoon. Iunat mo ngayon mapagpalang kamay, Panginoon, at ipagkaloob sa kanya ang kagalingan in the name of Jesus. Sister Jo Gonzalez and Sister Panchang Regacho, patuloy, Panginoon, na itinataas namin na nawa ay pagkalooban po ng anak sina Sister Elisa Nicolas, Rowena Perol, and Ruby Magtoto. Special intentions,
for Baby Jaden and Bansal family, Samson family, Rivera family, Susan Barikawa and family, Linda Lizada and family, Neddy and family, Santolan group, Leda family, Reyes family, Fernandez family, Acedillo family, Leonardo family, Oliva family, Francisco Acedillo, Erlinda Acedillo, Ferdinand Acedillo, Lerma Pega, Carlo Acedillo, Salvation Leonardo, Rodolfo Fuentes Jr., Rosario Talavera and family, Pellegrina Galang, Jenny Limpingon, Paul Moreno, Chichi Abara, Ia Abara, Luke Abara, Prince Torres, Princess Torres, Janine Pingol, Agueda Nicolas and family, Rodrigo Talavera, Emily Talavera, Rona Talavera, Rosalie Abara and family, Roel Talavera and family, Rosmel Torres and family, Roland Nicolas, Adrian Galang and family, Pablo Moreno and family, Janice, Janet, Jane and Jan Liap, Shirley Cachiap and family, Teresa Melody Ruby Rodrigo, Irish Lodge Natalie Rodrigo Sr., Alexander Galang and family, Angelita Pingol and family, Arnel Galang and family, Arlene Di Malanta and family, Arnold Galang and family, Francisco Acedillo, Erlinda Acedillo, Ferdinand Acedillo, Lerma Pega, Carlo Acedillo, Salvation Leonardo, Rodolfo Fuentes Jr., Elizalde Carlos, Lorna Lauda and family, Leonor Canlas and family, Josephine Lucio and family, Christina Amante and family, John Michael Bolanos, Edwin Gudran and family, Remedios Peralta and family, Sharon Montemayor and family, Apostol family, Leda family, Reyes family, Fernandez family, Acedillo family, Edgar Cueva, Mutia Montilla, Neri Mata, Rey Cipriano, Ramir Santa Maria, Eden Pajares, Emerson Banigan, Chosen family, Laurito family, Rico family, Fegis family, Fernando Manahan, Lenny Joy Manahan, Kiara Alia, Carino, Zari Carino, Edgar Panuelo, Sam Tan Huatco, Michael Poole, Chavez family, Nilda Lactao, Pedro Limpolin, Delia, Marvin RJ, Tess Elvira, Topacio, Shirley Cua, Mary Ann Gutilban, Joyce Mariel Gutilban, Joanna Gutilban, Ricardo De La Paz, Gerald De La Paz, Marilyn Nadesco, Evelyn Gomez and family, Harold, Simon and Jason Gomez, Simplicia Gibig and family, Sylvia Margarita De La Cruz, Hijen Villarosa Jung from Korea, at patuloy Panginoon para sa kaluluwa ni Magno Padilla. At sa lahat Panginoon na nag-text na hindi man po namin mabanggit ang kanilang pangalan, ngunit Lord, nalalaman mo kung sino sila, ipagkaloob mo po ang kanilang kahilingan in the name of Jesus. Para din po kina Marvin Barros and family, Louis Dewan and family, Silveria family, and Jane and Lauren Taylor. Maraming salamat, Panginoon. Lord, itinataas ko rin sa iyo, Lord, ang aming pang-diocese of Caloocan. Nawa, Lord, nagkakaisa mga kaparehan, panguna po ng aming Bishop, Diogas at Sinigis. Of course, ang aming pang-spiritual director, Bishop Tib Bacanit. Bueno, mga kapatid, sa pangalan po ng ating head servant, Brother Alberto Tingarang Radio, nawa, sumaatin ang pagpapala ang Diyos na buhay, kalakasan, lalong-lalo na para sa ating head servant, at naging kasama po natin dito, si Sister Verde Chavez, Tessa Katensa, Brother Andres Placido, Zenaida de la Paz, Evelyn Gomez, Simplicia Gibig, at yan din, Panginoon, ang lahat po na nakinig sa programang ito. In the name of Jesus, we praise you, we worship you. Glory to God, glory to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. This we ask in the name of Jesus of Nazareth. Amen.